Kung ang apat na buwang fishing ban ng China, mm-hmm. eh may niluluto na rito ang armed forces of the USP. Katuwang ang iba't ibang ahensya na napamaraan kaugnay doon sa fishing ban na ito. Lalo na doon sa mga inaangking teritoryo ng China sa West Philippine Sea, mm-hmm. na bahagi naman ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito ang nagipahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Subalit, hindi niya muna itinetalye siyempre ang mga hakbang na ito upang hindi mapaghandaan ng China. Mm-hmm. Ayon sa AFP Chief, kasama nila rito ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang ahensya na kasama ang mga mangingisdang tiyak na tatamaan na kabuhayan sa ipatutupad na ban ng China. Nakatakdang ipatupad ng China ang fishing ban sa South China Sea kabilang na ang inaangkin itong teritoryo sa West Philippine Sea simula Hunyo 15 na tatagal hanggang sa Setyembre. Una ng kinundinan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang hakbang ay lalo lamang makapagpapataas ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Mga gugunit ang kamakailan lamang ipinakita ng China ang pagiging marahas sa pagpaghamon nito ng tangkaing sagkaan ang mapayapang rotation and resupply mission sa ng AFP sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at itapon sa dagat itong mga supply na dapat sana ay para sa mga sundalong nakahimpil. Pakinggan natin ang bahagi na pahayag. These are actually provocations already on the part of China. No, the mere fact that they recovered our supplies is illegal. No, you cannot do that. If in case they delivered the supplies to their soldiers, we are not going to get their supplies. No, we are going to allow them to get their supplies. No, because this is for humanitarian reasons. We will do everything in our power to protect our fishermen, make sure that they will be able to fish in our exclusive economic zone. Yan ang nangipahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. J. Mark Dagala, Radio Philippines.